Ito po, okay, pa. Ito po kami ngayon, ano, at meron lang kaming pupuntahan. Ito yung nagsabi sa akin. Ano, ano ipupuntahan natin? Yung biyanan ko po sana, gusto kong ipapapray. At least bago man lang po kung ano po yung will ni Lord. At least bago man po yung ano na yun. Mahirap po ngayon. Mahirap po sabihin kasi mas masakit po sa totoo lang. Ano ba yung kalagayan na ano sakit mo? Kasi po, nagda-dialysis po siya. Katagal na? Hindi, wala pang 1 year. Bago pa lang po kaso. Parang hindi po kaya ng katawan niya. Okay, so sige po, pupunta po kami ngayon doon. Hello. Yes. Yan. Anong barangay po kami ngayon? Papunta doon sa barangay nila. So, bali ilang kayo magkakapatid? Anong pangalan pala? Darwin po. Darwin. Po. Okay. Ikaw yung panganay o? Ako po yung bunso. Ah, bunso. Ilang kayo magkakapatid? Ito po. So lahat kayo may asawa na pala kasi kung ikaw ang punso, marami na siyang apon eh. Apo, labing dalawa na po. Ayan, no? Ito po yung kanyang anak na bunso na ayon po sa aming pag-uusap ay ilang buwan na rin, no? Ilang buwan siyang dinadialysis? Alos mag-isang taon na po okay, sa taon. November niya. Oo. November 29. November 29 na. So anong palagay mo, Darwin? Bakit ako pinatawag ng nanay mo? Ano sa palagay mo? Yun. Okay. So isang kagalakan po sa atin yun na tayo po ay pinatawag no, po, ng mother ni Darwin ngayon. So, salamat sa opportunity. At tingnan po natin ang kanyang kalagayan at paano ang kilos na gagawin ng Panginoong Diyos. Ayan. Ibay po kami kasalukuyan. Pero nakakakain pa siya ng maayos. Okay naman siya. Tapos nakakapagsalita. Ngayon po hindi. Hindi na. Bakit? Hindi po siya nagsasalita ngayon. Kailang ano na? Ilang araw? Kanina lang po. Ha? Ngayong araw na to? Pero kahapon nakakapagsalita pa siya ng maayos? Ilang 71 years old ano? 71 years old na siya. Oh, malapit na siya mag-birthday. So, kailan siya uling dinialysis? Ano ba yung regular na yon o paano? No po. Ay, kahapon po. Kahapon siya dinialysis. So, pag ganyan na bagong dialysis, baka epekto lang ng ano yon dialysis, ganyan siya nakuha salita. Pero normal lang po talaga siya ano eh. Normal lang po siya pag nade-dialysis. Normal lang siya. Ngayon lang po talaga nag-iba yung kilos niya. Natanglata talaga siya ngayon. Nabalik ni Lord yung talaga siya. Oo, amen. Bibi, paano? Ni-request ba niya ako? Paano? Kasi po yung kapatid niya, Pastor. Oo. Dati daw po, nakikita niya kayo doon. Nasabi niya dati daw po, nakakarinig na sila ng salita nila. Sabi ko, kung gusto mo, dali natin. Papuntay natin si Pastor Tito. Tapos, para makarinig ulit siya ng salita nila. Malay mo, yun lang yung inihintay niya. Parang masulit siya. Sabi ko. Hindi na siya nakakilala, ganun? Hindi po, ano yun, pa sumpung-sumpung lang, kamisa-misan lang. Pero kanina, hindi na rin. Hindi po siya nagsasalita. Nakausapin mo, Pastor, hindi po siya nagsasalita. Pero hindi na rin siya kumain kanina. Kumain po siya, pero hindi niya malunok. Nakain po siya, hindi niya nalulunok, hindi niya rin maliluwa. Nakapagong lang sa pili mo. Yung munisipyo, yung bayan ng Kandaba. Ano pa ito po? Ano yata?
Water. Oh, kala mo ko. Wala mo doon doon ka. Magising ka pala. Kala mo ko. Ah, napakalala siguro. Manalangin ka ta. Nambuli mong panalangin ta. Makibat siya panalangin din na sa Christ. Manalangin pang burita. Ay, kalugura na kami din na sa Kristo. Ang ako sa pilag yun, ano eh. Hindi mo yung sinabi aking dala na may akong katutuwan. Kasi aking hindi. Anong buri mong gawan ko kesa? At talit ng Bible mo. Marcos Kapitulo 10, malibat talatang 46. Anakin niyo. Dumating si Jesus sa Jericho, nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Adala na ng Diyos Kristo. Nang marinig ng bulag na nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, "Jesus, anak ni David, bahabag po kayo sa akin." Verse 48, pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, bahabag po kayo sa akin." Verse 49, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Dalhin ninyo siya rito." Ay, Kenya. At tinawag nga nila ang bulag, "Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka," ipinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. So, galing alagad pintanday yung bulag. At nating ganda ng bulag yan, verse 50, inihagis niya ang kanyang balabal, alaksong tumayo at lumapit kay Jesus, "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" Tanong sa kanya ni Jesus. Kaya nyo eh, "Anong gusto mong gawin ko sa iyo?" Sumagot ang bulag, sabi, "Guro, gusto ko pong manati. Bisa ko manati." Kikipat na. Nakahil. Siyempre, makikipat yung ginawa sa Kristo kayo. Sinabi ni Jesus, "Makakaalis ka na. Makalako na ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya." Sabi ni mabasang tamo, noon di nakakita siya muli at sumunod kay Jesus. Timanong may kibat yung bulag. Anong buri mong gawo kaya ka ng Diyos Kristo? Bisa ko ka natin. O sige, ay, puli na ka. Ay, sabi ni Balang Kasulatan, "Halita mo rin, may nakit siya. Makanya niya kaupayang ginoon. Alam, imposible kayo." At yung pangagan na ako, may itong yung kapitan, linakit siya naman kaya. Yung masakit naman nilakit na ni kapitan, itang kayang katulong. O sabi ni Diyos Kristo, "Munta ko ka rin, tulwang kayo itang kayang alipan." O ni sabi ni kapitan, "Eh, nakapu, mumunta ka rin. Sa biyan mong upo, maulo na itatakong malipat." So, itang kasalpantayanan na ng Kapitan Kenny, ni Karahul. Kaya sabi ni Biblia sa Kristo, "Ala ko pang ikita kasalpantayanan, karagol na ng kasalpantayanan mo. So, muli na ka, anahan mo naman." Ano ba sabi natin bulan? "Ngayon mo rin, may ulo na eh. Eh, kaya kang alipan." Itang oras ito, balaot man, ikit na may ulo itang alipan na ng Kapitan. Kaya, itang kukutang ko ngayon ni kaya ka, "Nanong buri mong gawa na hindi mo kaya?" Maniwala ka nga lang yung posibleng yung Ginoo. Maniwala ka nung manalangin ka sa ngayon, pakibata na. Yung mga sabi itang buri mo, alam mo na, o sabi mo ka ako, baka ka manalangin. Ngayon eh, isipan mo, instrumento na ako ng Ginoo, isipan mo, yung Ginoo nga sa Kristo yung mangutang kaya ka. "Nanong buri mong gawa ko kaya ka, paterna?" Siyempre, nakilala na. Ay, really? Katulad na. Kilala na eh, kilala na katawa eh. "Nanong gawa na kaya ka kaya ka." Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa pagkabasa po ng mga salita ngayon. Salamat po na ikaw ay nagpamalasakit tulad ng ginawa mo kay Bartimeo at doon sa kapisang Romano na pinukwento ko po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dumudinig ng aming mga panalangin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan.
At sa pagkabasa po ng iyong salita, sapagkat ikaw may sabi kung saan ipinapangaral ang iyong salita, nandoon ang iyong presensya at nandoon ang pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, musbong po kay kang pater, Panginoon, ang pananampalataya. Udyukan mo siya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon, at magtiwala sa iyo po ng lubusan na walang mahirap, walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, yes. Salamat po. Kapangyarihan po ng banal na Espiritu, kumilos ka po ngayon, Panginoon. Okay, kang pater, sabihin mo yung panalangin na yun, eh. Oh, dakilang Diyos na makapangyarihan, gantin mong isip mo. Sige, dakilang Diyos na makapangyarihan, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Ulitan mo yung sabihan ko, sige. Binubuksan ko ang aking kaisipan. Tinatanggap kita. Sabihin eh. Bilang Diyos, Panginoon, at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo ako, sabihin mo, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat po. Sabihin mo, ulitin mo sa gabi. Maraming salamat po. Ang tingisip mo. Sa iyong ginawa, sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Mula ngayon, ikaw nang maghari, ikaw nang masunod sa buhay ko. Maraming salamat po sa Benme. Maraming salamat po. Panginoong Yesus, amin. Amen. Amen. Okay. Ayaw ko na manalangin pa si Bayo. Panginoon, salamat po, Diyos, sa oras na ito, Panginoon, sa pagtanggap sa iyo ni kang pater, Panginoon. Salamat po, Diyos, selyuhan mo ito ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon, at maranasan niya ang iyong kapangyarihan, maranasan niya ang iyong kalooban. Salamat po. Pagpalain niyo po siya sa amat sa kaligtasan, maging ng kanya pong sambahayan, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. At amen. Sabihin mo amen. Amen, amen. Amen. Sabihin mo amen. Amen. Okay, mo ngayon, kunda na ka ngayon, ne? Una nung buri mo ng gawa ng Ginoo, ngayon lang ka na. Ngayon, ito namang kabilyan mo, na nung buri mo ng gawa ng Ginoo kaya ka. Awin ni Darwin, no? Sabihin mo kang Darwin. Dinapit pa na kaya ngayon, eh. Nanay na, alipa kang Bartimeo, sabihin mo namoy kang nanoy kang buri na mong gawa na ninyo sa Kristo kaya. Sino pagkaramdaman mo yung sarili mo ngayon, eh, kahit may nalangit pa na, yung atinang gawa yung ginawa sa Kristo kaya ka. Pagkaramdaman mo ka na, sige. Ay, ba't sabihin mo kaya kami nanoy kaya kang buri mong gawa na ninyo kaya ka? Ganon din damo na, di manalangin ka ta. Manalangin ka ta pa sa bayo. Kaya isip mo, kaya puso mo, ikaw sumabi ka tamuli mo. Ha? Tatamuni mo. O Ginoo, tinagyo na po ni ang Ginoo ni Jesu Kristo, lalapit kayo pong pasibayo kaya ka. Awin ni po, yung kaya ka pong anak, kampatas Ginoo, atin niya pong kaanyaran ngayon kaya ka Ginoo. Awin ni po, pagrandaman mo eh, sabihin mo kanya lang ang isip mo. Sabihin mo, Ginoo, Ginoo po yung buray ko. Hanggang ngayon may daramdaman. Hanggang may asabi. Sabihin mo kung Ginoo. Patang sinabi mo na yung tamo ka. Asabi mo na eh. Ulitan mo. Okay. Asabi mo na yung Ginoo. Panginoon, salamat po, Diyos. Alam ko po na yung sinabi niya, maging sa isip niya, sa puso niya ngayon, sumasang-ayon po ang Panginoon. Ano man po yung Lord God? Alam ko po, ikaw ang Diyos sa mga pangyarihan at alam mo po ang kalagayan po ng lingkod mo ito.
Kaya Panginoon, ano naman po yung kanyang dinidesire na yon, ano naman po yung kanyang kahilingan na yon, sa kapulihan po ng iyong pangalan, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam ng mas mabuti, mas the best, Panginoon. Salamat po, Ama. Patuloy po pong iparanas, ay kapater ngayon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalooban, ang iyong pagmamahal, Panginoon. Aaliwin po siya, Panginoon. Yayakapin mo siya ng iyong pinpresensya, Lord. Salamat po. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sabihin mo, amen. 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 Praise God. Ngayon ito maagwayang kadwa.